Hi guys, rest day ko nga pala ngayon. Sasama ko kayo sa gala ko, kasama yung pinsan ko. Sakay na nga pala ako sa taxi. Sinabi ko sa pinsan ko na dadaanan ko na lang siya. 5 to 10 minutes lang naman yung layo simula sa dorm ko. Andito na nga pala siya. Pangalan niya nga pala is si Jerry, pero pinapalayo namin sa kanya is Hak. Kadating niya lang dito sa Taiwan, parang isang buwan pa lang. Sabi ko sa kanya, tara, igagala ko siya. Andito na nga pala kami sa train station. Andito na din kasi yung train namin. Pupunta kasi kami sa Hsinchu City. Dito nga pala sa Taiwan, napakadaming klase ng train. Doon sasakyan namin na train, man-man ang tawag dyan. Normal na takbo lang ba? Meron din kasi ditong kwai-kwa, sabihin mabilis na train. Meron din silang bullet train. Madami pang iba, hindi ko na alam kung anong tawag. Yan nga pala yung view sa labas, parang satin lang din. Dito na nga pala kami, pababa na. Hindi kasi nung madami ditong tao ngayon. Alas 3 pa lang kasi ng hapon. Timelapse ko muna kayo ah. Pagbaba kasi namin dito, transfer kami sa bus. Pupunta kasi kami sa mall. Libre lang yung bus papunta doon. Load nyo na lang yung video na to para malaman nyo kung saan yung way. Palabas na nga pala kami ng train station. Tapos right side lang kayo papunta dun sa bus na libre. Ayan nga pala yung view paglabas mo ng train station. Dito na nga pala kami, pakahaba ng pila. Tayo pa lang, kita na namin. Every 20 minutes nga pala yung dating nung bus. Dito na nga pala yung bus. Sunday kasi ngayon, kaya napakadaming tao. Kaya yung pangalawang bus na lang yung sinakyan namin. Minutes lang yung biyahe, depende lang sa traffic. Andito na nga pala kami. Sogo nga pala yung name ng mall. Kung sa atin ang Sogo is hotel, dito mall. Bali dalawa tong mall na magkatabi, isang Sogo at isang Big City. Sa pinakamalaking mall dito sa Hsinchu. Ito nga pala yung Big City. So sabi sa pinsan ko, tara magpicture tayo. First time din niya kasi dito. So ito na nga, nagpicture na kami. Wapak, diba? Lakas makamodel. Siyempre, hindi rin papatalo yung pinsan ko. Ang pogi, diba? Main nyo na, charot. Ito na nga, umakyat na kami sa taas. Pagpasok mo pa lang, makikita mo na agad yung sinihan. Dito nga rin pala yung food court nila. Sabi ko nga pala sa pinsan ko, akyat muna tayo. Medyo busog pa naman kami. Sabi ko, maggala-gala lang kami dito sa loob. Ito nga pala yung food court nilang malaki. Ang dami rin talagang tao ngayon.
pala kami sa Tom's World. Actually, hindi rin naman kami dito naglaro. Tingin-tingin lang tapos nag-TikTok. Dito lang kasi medyo makonti yung tao. Kaya sabi ko sa pinsa ko, tara mag-TikTok muna tayo. After nga pala namin mag-TikTok, naghanap na kami ng pagkain. Yan nga pala, Century 21, isa sa pinakamasarap na chicken dito sa Taiwan. Turko muna kayo sa mga kainan dito. Sabi ko nga pala sa pinsan ko, itry niya tong store na to. Kami na din kasi siya, tapos mura pa. Ito rin kasi dati ang una kong kinain. Dating ko dito sa mall na to. Nga pala yung mga menu nila, iba-ibang klase. May pork, may chicken, ribs, madami pang iba. So na, sige na, mag-order ka na. Iniwan ko muna siya kasi maghahanap din ako ng sakin. Tignan nyo naman kung gaano kadami yung serving nila. Nga dito ako bumagsak sa favorite na kainan ko. Sarap kasi ng beef nila dito. Dito na yung food namin. Tara na, kain na tayo. Yummy! Pinatikim ko rin pala sa kanya yung favorite ko. Tapos binigyan din niya ako ng chicken kasi sobrang laki daw. Kakatapos nga lang pala namin kumain, sabi ko sa kanya pumunta kami sa H&M. May sale daw kasi dun. So tinignan ko kung legit bang meron talaga. So ayun nga, nakita nga namin yung mga t-shirt na mura lang. 149 lang kasi yung isa. Sabi ko gusto kong bumili kasi pangpasok man lang. Bumili din nga pala yung pinsan ko. So ayan na nga, nabudol na kami. Nagyakag na rin akong umuwi. Galing pa rin kasing pasok yung pinsan ko. O konti pa lang din kasi yung tulog niya, naawa naman ako. Kaya sabi ko umuwi na kami para makabawi siya ng tulog. Lawak nga pala dito yung H&M. Lalabas na kami ng mall. Pipila na nga pala kami. Dito na kasi yung bus na libre papunta naman sa Sinchu Station. Kung saan ka nga pala bumaba, doon ka rin sasakay pabalik. May nakasulat naman dyan na kung anong oras yung mga bus dumarating. Pababa na nga pala kami ng bus. Dito na nga pala kami sa station. Kaya sabi ko sa pinsan ko, bumili na siya ng ticket. 15 NT lang naman kasi yung pamasahe niya. Naghihintay na nga pala kami ng train namin. Dito na nga pala, sumakay na kami ng train. Andito na kasi. Mga 10 to 15 minutes lang naman yung biyahe namin papunta dun sa station namin. Medyo siksika na nga pala, rush hour na kasi. So ayun na nga, after 15 minutes, nandito na kami. Dito nga pala kami sa Sinfong Station. Umupo pala muna kami saglit kasi inaantay namin yung taxi namin. Parang 5 minutes pala kami nakakaupo, dumating na yung taxi namin eh.
Sakay na nga pala kami ng taxi papunta sa dorm ng pinsan ko. Mas mauuna kasi siyang bumaba kaysa sa akin. Malapit na nga pala siyang bumaba. Sabi ko sa kanya, next time na lang ulit tayo lumabas. Nag-leave lang din kasi ako para maigala ko siya. Pagkaiba kasi kami ng ship. Kaya sabi ko, next time na ulit, bye-bye. Andito na nga din pala ako sa dorm. 100 nga lang pala ang bayad sa taxi. Simula dun sa station. Buti na lang bukas yung elevator. Once in a blue moon lang kasi yung binubuksan. Especially kung may tubig na bibilhin sa baba. Mga 7 ng gabi na pala yan kaya naabutan ko yung mga papasok. Andito na nga pala ako sa room ko. Salamat ka pala sa panonood. Next time ulit. Shoutout nga po pala sa kanila. Salamat guys sa panonood. Love you.